Hi guys! For today's video ay i-share ko po sa inyo yung pagpunta ko ng maaga sa Kapulay Public Market para mamili ng fresh seafoods, isda at saka hipon at iba pang mga kakailanganin natin sa aming pang-araw-araw na kailangan. Ito po, dito po sa Kapulay Public Market ay kapag maaga kang pumunta, maraming nagtitinda ng mga fresh seafoods sa tabi ng daan. Marami po kayong pagpipilian at saka siguradong fresh na fresh po yung mga isdang makikita natin dito sa tabi ng daan kasi kadadating lang nito dito sa Kapulay Public Market, mga bagong huli. Yan, bago ako nakabili ng isda ay pumili muna ako ng suman at saka yung puto. Puto maya. Yan po. Diyan po nagsimula, may nakahilerang mga isda, hipon. Iba't iba po kasi yung presyo nila kada nagtitinda. Kaya kung gusto nyong makatipid, kagaya ko, ay sinusuyod ko muna lahat ng nagtitinda at tinatanong ko isa-isa. Kung ano yung gusto kong bilhin, yun yung ipinagtatanong ko. At babalikan ko na lang pag nakita ko na lahat at nalaman kung magkano ang presyo ng lahat ng nagtitinda. Tapos yung kung sino yung may mura at saka yung fresh pa rin na isda na tinda or shrimp na tinda, yun yung babalikan ko. Diba tipid tips rin yun? Yun po ang tip ko sa inyo. So yurin nyo po muna bago kayo bumili kasi iba't iba po yung presyo ng mga nagtitinda. Para makasave po kayo. Yan po. Tingnan nyo. Ang presko po talaga. Fresh na fresh po yan. May iba't ibang klase ng squid. At saka yun po yung nasa bottle. Sa amin po niyan, ang tawag niyan ay swaki. Parang sea urchin lang rin po yung ganyang klase na ano. Nasa bottle. Ganyang klase na pagkain. Ilinis na lang tapos nilagay sa bottle. Yan po, may malaking squid. May mga octopus na maliliit. At saka may crabs na maliliit rin po. Maramit po dito ang nagtitinda. Lalong-lalo na kapag madaling araw. Mga 5 a.m. nandito na po sila. Ito naman po sa loob ito ng Kapulay Public Market. Marami rin pong nagtitinda kaso ilan po sa kanila ay galing sa Pasil na po. Bali, matagal na pong may yelo yung iba nito. Mas fresh po yung nasa daan na nagtitinda kasi sa kabilang barangay lang po yun galing. Nahuhuli po yun sa mga nangunguha ng mga isda doon kasi tabing dagat lang po yung kabilang barangay. Naglakad-lakad pa po ako at may nakita akong nagluluto ng binangkal. Ewan ko kung anong tawag nito sa inyo. Basta binangkal yan sa amin. Dito rin po sa tabing daan ay makikita nyo po rito na may nakahilerang mga kakanin, nagtitinda ng mga kakanin. Masasarap rin po yung mga kakanin na tinitinda din po dyan. Naglakad pa po ako dahil papasok po doon ay may mga natitinda pa rin pong isda. Ito may shrimp na naman at saka squid. Naghahanap lang po talaga ako ng fresh at saka mas mura, mas murang presyo. Ito pong tinderang ito ay suki ko na po yun at doon ako madalas bumibili kasi mas mura roon. Tapos may nakita akong nagtitinda ng bulaklak, nagpauwi na kami at saka bumili muna kami para ilagay ko ito sa altar. Favorite ko po kasi yung mga bulaklak. Kaya pag may nakikita akong nagtitinda ng bulaklak tapos wala ng bulaklak yung altar ko ay bumibili ako.
May nakita rin po akong nagtitinda ng kilawin. Paborito po ito ng husband ko, kaya nagpabili rin po siya. Kasama ko kasi yung husband ko sa pagpunta dito sa Kapilay Public Market. At hindi lang po yan yung nabili namin. May nakita din po ako ditong tinitinda nilang dinuguan, which is very very delicious po talaga at walang lansa. Bumili rin po ako noon. Yan po ang dinuguan nila. Bumili ako ng dalawang serve kasi paborito ito ni MK. Nilalagay ko po ito sa mais na bigas. Paborito niya po ito. Yung alaga kong aso. Pinapakain ko po siya ng dog food. Minsan naman kanin kasi gustong gusto niya kumain ng kanin, lalo-lalo na yung bigas mais. Yan po ang paligid ng Kapulay Public Market. Marami pong tao at nagtitinda tuwing umaga. Yan po, bawi na po kami. Thank you for watching po. Please continue to follow my Facebook page and subscribe my YouTube channel. Thank you and God bless.